Pards, magandang gabi sa inyong lahat. Samahan niyo ako sa bagong... Ito ang pinakabagong vlog natin ngayon. Ang paggawa ng Pards Tunis Laing na gabi. So, susubukan natin kasi marami na ang mga mino, pero naisip po ngayong gabi ang gumawa nito. Actually, ito ay parang delicacy na ulam ng buong Pilipinas. Hindi lang sa Visayas, hindi lang sa Mindanao, kundi sa pati ang Luzon, sa buong Pilipinas. Yung mga ingredients natin, mga parts, ang gagamitin natin ay siyempre dahon ng gabi. Ito, una, prenasis kong ganito. Ito. Yung dahon, ginayat ko yan at saka binilad ko ng kalahating araw. Ganun. Yung tangkay naman ng gabi, yung stalks, ito, ganito, process. Lilinisan, pupunasan, babalatan, at saka ikakat nyo ng ganito ang size. Ganito. So, meron ako ngayon dito, actually, mga 1/3 yung lulutuin natin, 2/3 itong natitira para for future use. Ang gabi, ang dahon ng gabi, at saka ng tangkay ng gabi, ay ibinoil ko niyan ng tigpi 15 minutes. Boiled siya. Pagkatapos maboiled, pinigaan ko siya. Siparit ang pagpiga ng dahon at saka siparit ng pagpiga ng tangkay. So, ang ating sahog ay actually baboy. Parang hindi tayo mahaba ang vlog, ay binoil ko muna siya. Pagkatapos in-slice, ngayon nakikita nyo nakasuti na siya. Ang kalahati nito, isasahog natin at ang kalahati nito ay atin itatoppings. Okay. Ang pagsuti mga parts ay una, ang inilagay ko na mga ingredients ay ito. Slice lemongrass. Ganyan. Yung lang ano, yung bulb lang. Pagkatapos, slice ginger, luya. Yan, bulb lang. Ngayon pala, sinib ko yung dahon kasi mamaya sa paggagata, dahon ng lemongrass at saka dahon ng luya. Meron din tayo ito, 5 cloves ng garlic. Mininch ko siya, in-slice ko siya. Pagkatapos, yung kalahati ipinanggisa. Ito naman, sibuyas. 2 sibuyas, yung isa para sa pagigisa, pagsuti. At sito, meron tayong pampakulay at saka pampa-spice. Siling hot chili, red hot chili at saka siling green. Ngayon, ang gata natin mga kapards ay pinaano natin, pinakudkod natin ito. Ito ang kakang gata. Sinib ko yung pangalawang gata. Ito, pangalawang gata. Ang gata. Yan. At saka, itong pagkalaga ng baboy, tawag nito pork broth. Kung kailangan natin ng pansabaw, ay kailangan natin idagdag sabaw. Meron tayong asin, meron tayong bagoong, meron tayong patis, meron tayong cooking oil. Dahil nasuti na ang baboy, ang gagawin natin ngayon ay pakukuluan natin yung atin pangalawang kakang gata. Pakukuluan natin sa atin kawali. Halika kayo mga kapard. So, ito yung ano natin. Kawali natin, ang choice kawali natin. Bubuksan natin ang stove.
At saka, sisindihan natin ng ganun. Madali lang ito mga kapards. Pag napakulo natin ito, okay. Bago pala yan, ilalagay muna natin yung mga ingredients. Bago natin na yan, lagyan natin mga ingredients. Ayun mga kapards, dito to, luya, tsaka dahon ng luya. Pagkatapos, lemongrass o tanglad, at saka dahon ng tanglad. Yan. Pagkatapos, garlic. Minced garlic. Pagkatapos, onion. Yun. Andiyan lahat ng ingredients mga kapards. Ang susunod niyan, ilalagay natin yung atin pangalawang kakanggata. Timplan lang natin mga kapards. Baka marami naman. Masyado. Yun. Reserve lang natin. Pati yung ating pork, what's this? Pork glut. Yun. Lagay tayo ng kaunting asin lang. Umamaya na. Pakipan natin mga kapards. Lagay natin sa mataas na init. High, parang madali siyang kumulo. Yan. Pagkakulo niyan mga kapards, ilalagay na natin muna yung dahon ng gabi. Okay, bago ko kalimutan, yung kalahati ng sahog, ilalagay na pala natin. Bago ilagay ang gabi, yung kalahati ng sahog ay ilalagay na natin. Okay, yun. Natin, malapit ng kumulo. Ang unang ilalagay natin ay ang dahon. Sunod yung tangkay. Itong dahon, napakuluan ito. Ang mga 15 minutes, pagkatapos piniga ko. At saka sinalaan. Wala siyang tubig. So, ang mag-a-absorb ng parang magluluto nito ay gata ng niyog. Yun. Umpisa na mga kapards. So, ang gagawin natin ay ilalagay natin unti-unti yung atin laing.
Masarap kaya ito mga kapards? Ewan ko lang. Ito, eksperimento ko lang. Ang nagturo sa akin ito mga kapards ay ang namatay kong labing white. Si Lula Dore. Yun. Yan. Pagkatapos, isasabay na natin mga kapards ang niluto ko na ito, yung tangkay ng gabi. Pinigaan din. Niluto lang natin ito mga kapards. Mga 10 minutes nito, palagay ko. Kasi ang ano natin, lahat, ano naman na. Naluto na. Okay. Ang ilalagay natin sili dito mga kapards ay yung mga buo. Kasi yung naka-slice sa mga sili, ganito ay gagawin natin na sausawan kasi meron tayong nakanda na piniritong bangus. So yung mga buo lang ang ilalagay natin. Sili, hindi siya maanghang mga kapards dahil buo lang sila. Total, sa pagsusuti, itong ano natin, itong sahog natin na itatoppings ay meron na siyang sili. Sabi ko nga, bawang, lemongrass, sibuyas, sili ang inilagay natin dito. 2 to 3 tablespoon lang na cooking oil. Ngayon, parang maganda ito. Takipan natin ito. Parang madali siya ma-steam. Yan. Pag natuyo siya, madali na natin ilagay yung kakang gata. Yan. Talaga naman. Kailangan niya ta yung ano lang, yung takip na hindi siya nagawa. Yan. Yun lang. O nga pala mga kapards, yung ating previous na cooking pot ay maliit. Nang sasabawan ko ng ano, dagdagan ko ng sabaw ng ano, ng kakanggata ay lalampas sa lid. Kaya pinalitan ko muna ng isang malaki-laking kasirol. Madali siyang matuyo ng ano, ng kakanggata. So, dagdag ng dagdag ako, kakanggata. Ay, yung kalahati ng sibuyas ay nilagay ko sa platter at saka nilagyan ng asin at saka nilagyan ko sa kakanggata. Parang yung aroma ng sibuyas ay mapipil mo sa ano, sa kakanggata. Oh. I-prepare ko na yung po. Oh. Ating serving tray.
kalahati ng sibuyas ay nilagay ko sa platter at saka nilagyan ng asin at saka nilagyan ko sa kapang lata. Parang yung aroma ng sibuyas ay mapipil mo sa ano, sa kakang gata. Oh. I-prepare ko na yung po. Ating serving tray. Usdan na mga kapards. Papatayin ko na yung apoy. Pagkatapos, isasalin sa isang magandang serving tray. Papatayin na natin mga kapards. Yan. Yung apoy. Sasalin sa isang magandang serving tray. Yo mga kapards, at last the wait is over. Nakagawa tayo ng Pards Tunis version of Laing Gabi ngayong gabi. Ito ang dinner natin. At saka meron tayong fried bangus with matsing hot dips and of course rice. So mga kapards, pero tikman natin ang ano, yung ating niluto. Tignan natin ng kaunti. Yung kapards yan. Sintinsya natin. Kung anong sarap. Parang masarap mga kapards. So, at least alam na natin ngayon magluto ng Laing Gabi. Salamat mga kapards sa inyong pagsama sa akin habang ako ay gumagawa ng pang-18 vlogs sa Antolin Wigo Vlogs, Pards Tunis Vlogs. Ngayon po, saan man kayo naroon, mga kababayan, mga kaibigan, sa lahat ng panig ng mundo,
ang nasa ko, you're alright, you are okay, at nasa mabuting kalusugan, kalagayan. At ingat-ingat lang mga Pards. Maraming salamat po. Ito ang yung Pards Tony, nagsasabing mahal ko kayong lahat.